So mga tol, matapos nga pong makalasap ng talo ang kaibigan ni General Casimero na si Rugby Boy TV o Don Don Serrano sa URC si Bernacle kontra dito kay Y Coco, dalawang araw na ang nagdaan kung saan apat na beses bumagsak itong si Rugby Boy TV bago itigil ang laban sa round 4. Nagsalita na nga po si Rugby Boy TV mga tol sa pagkatalo niya. Bakas pa nga po sa mukha ni Rugby Boy TV ang tinamo niyang pinsala sa kamay ni Y Coco. Mangyak-ngyak nga po si Rugby Boy TV habang pinapaliwanag niya kung bakit siya natalo. Paliwanag nga po ni Rugby Boy, masakit daw ang loob niya dahil binaliwala daw niya ang opportunity. Hindi daw niya sineryoso ang pagte-training. Happy-happy lang daw ang ginawa niya. Dagdag pa ni Rugby Boy TV mga tol, nakapag-focus lang daw siya sa pag-iinsayo noong si Coach Gina daw ang humawak sa kanya. Subalit tuloy na daw, 12 days na lang daw kasi yung preparation niya sa laban. Tinanong nga daw siya ng coach niya mga tol kung tutuloy pa daw ba sila sa laban. Dahil alam daw ng coach niya na wala daw siya gaanong training, siya lang daw ang nagpumilit na ituloy ang laban. Ganun pa man, deserve naman daw niya na matalo dahil hindi naman daw siya nag-insayo na mabuti. Humingi nga po siya ng sorry sa mga fans na natalo siya sa laban. Kinongrats naman niya si Y Coco mga tol, deserve daw nito na manalo sa laban. Pero yung coach daw ni Y Coco na si Rolando D, wala daw siyang paki dito mga tol. Wala daw kasing kakwenta-kwenta itong coach ni Y Coco. Kung makikita nga natin sa laban mga tol, yung coach nga ni Y Coco ang isa sa nag-distract dito kay Rugby Boy TV. Dahil kada tapos ng round, palagi nitong sinisilip si Rugby Boy TV at inaasar-asar pa ito. Kaya noong hihinto na ng referee ang laban, nagalit pa nga itong si Rugby Boy TV at akma niyang susugurin itong si Rolando D. Ano kasi? Kapon, sobrang ano, sakit ng loob ko kasi yun ko na-realize na binaliwala ko yung, ano, yung opportunity na ano, happy-happy lang ako yung gano'n, yung training ko yung gano'n-ano na lang, tulit lang. Samantala naman mga tol, nagpasalamat naman si Rugby Boy TV dito kay Quadro Alas dahil sa pagbigay din sa kanya ng suporta. Sambit pa ni Rugby Boy TV, sana daw naging katulad daw niya si Casimero na mautak daw sa laban sapagkat siya daw walang utak. Speaking of Quadro Alas General Casimero mga tol, maaga nga po nitong pinapatibay ang kanyang stamina kung saan tumatakbo ngayon si Casimero sa matarik na bundok. Marami nga po ang nagsasabi mga tol na tama lang umano ang ginagawa ni Casimero para daw lumakas ang stamina niya. Marami kasi ang nakapansin mga tol na tila mabilis na pagod si Quadro Alas sa huling laban niya kay Filipos Nitumbwa, kaya hindi daw ito napatulog. Kailangan umano stamina ang pagtuunan ni Casimero dahil mabigat daw ang susunod nitong magiging laban. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung sino ang next opponent niya at sana nasa top super bantamweight ang susunod niyang laban. Marami pa rin ang nagtitiwala kay Casimero mga tol na siya na lang daw ang nag-iisang boksingero sa Pinas ang magsasalba sa boxing. Halos naubos na daw kasi ang world champion natin dito sa Pinas. Sa kabilang dako naman mga tol, nag-post naman si Casimero sa kanyang FB page. Ibinahagi nga po nito ang video na nagpa-picture kay Quadro Alas ang anak ng President Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Sandro Marcos.